Nanumpa bilang mga bagong candidate soldier ng 4th Infantry Division ang 90 kabataan sa isang oath-taking at opening ceremony ng Candidate Soldier Course na isinagawa sa 4th ID Gym Sabado ng umaga, Hunyo 26. Nagmula sa iba't ibang rehiyon ang nasabing mga candidate soldier na una nang pumasa sa physical at medical na screening. Nanguna sa aktibidad si Brigadier General Oliver Vislino, ang acting commander ng 4th ID. By now, inaasahan kong naiintindihan at nauunawaan na ninyo ang mga sakripisyo na kaakibat ng inyong sinumpaang tungkulin. Remember that, it takes blood, sweat, and tears to be worthy serving our beloved country. Because it connotes sacrifices, selflessness, patriotism, and valor. Kaugnay nito, malaki ang pasasalamat ng mga napiling kabataan sa oportunidad na ibinigay sa kanila at umaasang magsisilbi silang inspirasyon sa ibang kabataan na magsikap upang matupad ang pangarap at maging magandang halimbawa. Of course, ma'am, overwhelmed. Masaya kasi po sa lahat ng pinagdaanan namin, nahiram, pagod, yung araw-araw namin inisip na yung gagawin namin is para sa pamilya namin. Yung lungkot na nararanasan namin ito, may gagawin kami. Exam, siyempre yun. Yan yung ginagawa namin yung motivation para makapasok. Ako ay masaya, ma'am, at saka kinagalak kong ako ay isa ng kasapi sa gobyerno o kasapi ng Armed Forces of the Philippines. Sa sailalim sa training sa Division Training School sa Malaybalay City, Bukidnon, ang mga candidate soldier kasabay ng 38 pang Special Enlisted Privates. Bon Olavides, 4ID News.